Ito nga pala yung mga kaganapan namin ngayon, mga mare. Dahil nga weekend, ito, buo na naman kaming magkakapatid at ang dami na naman ganap. Pag Sabad at Linggo kasi, day off ng kapatid ko at halos walang pasok yung mga estudyante. Umaga nga nito at ito yung kapatid ko na si Sister May. Ayan, magluluto daw siya nitong ramen. May dalawang klaseng noodles siya at pagsasamahin niya na lang daw yan kasi pare-parehas lang naman. O diba, ang aga namin nag-Korean-Korean. Ito daw ang gravings niya for today's video. Ito naman si mother ko, tamang kape-kape lang. Eh nga sabi niya dito, sis, videohan mo naman ako para marami akong exposure ngayon. Kasi nga ito, pag Monday to Friday ay pumapasok din siya sa trabaho. Kaway-kaway nga pala and shoutout sa mga agent ng kapatid nyo. Ito nga pala yung TL nyo, tamang cooking lang dito. Sabi din niya sa akin na sis, isama mo ako sa video ko kasi marami na din ikaw magiging viewer. Yung mga agent ko, inaabangan ako dun sa video mo. Sabi. Kaya yung mga nanonood na agent niya dyan, mag-comment naman kayo na napanood niyo to. Tapos ito naman yung mother ko, tamang ngiti lang dyan pero nagre-reklamo yan sa likod ko. Kasi yung nakaraang video daw, bakit pinapakita ko pa daw na nagkukuskus siya doon ng bintana. Sabi ko syempre para makita ko na masipag yung Mother Earth namin. Manchismisan lang kami dito ng tatlo ng nanay ko at ng kapatid ko habang niluluto tong ramyum na to. Tiniwan na nga namin yung kapatid namin doon at ito naman si Miss Kulot, ang aming nursing student. Ayan, meron siyang pasok online. Dito lang ako sa gilid kasi baka mag-open cam na daw sila. Nasa likod niya ako, hindi niya alam. Tingnan mo naman, naka-iPad na tapos magbubukas pa ng laptop. Ay, grabe naman talaga sa kuryente, oh. Minsan lutang-lutang na din talaga yan si Miss Kulot sa dami ng ginagawa niya sa school. At ito na nga, binalikan ko na ulit si Sister May. Yes, for the lagay ng itlog. Actually, na nakaraan, nagluto na din kami ni Miss Kulot nito. Diba, meron kaming 1 AM midnight snack nga nung nagluto kami ngayon. Hindi na nakasama si Sis Mary anong kasi nga may mga bisita siya noon at madaling araw na silang umuwi. Kaya hindi na siya nakakain. Grabe ang bango talaga nito. Tapos lalagyan namin ng Niroki mushroom. At ito na mga mare, ang ating final ramyum. And si Sis Mary Ann, pinagsisilbihan niya na kami. Grabe yan, ang sarap. Tapos meron din kaming kimchi dito. Ang kimchi namin na hindi nauubos. Dahil sobrang addict ni Miss Kulot at ni Miss Mary Ann sa kimchi. Parang lahat ng kainin namin dito sa bahay nilalagyan nila ng kimchi. Side dish nila kumbaga. Ayan, ihahatid niya naman yan kay Miss Kulot kasi nga may online class. Hindi ko na nasundan kasi nakaupo na ako that time. Naman yung anak ko, nagising na siya dito pero tulala pa rin siya. Parang wala pa siya sa bisyo dito. Kaya dito parang, ayan, tingnan nyo naman yung anak ko. Tapos niloloko-loko ko siya. Ayan, bumabalik na siya sa kwarto. Noong mga bandang alas Gisay naman si Sis Mary Ann, tamang linis lang siya dito sa kwarto namin. Nakita ko sa CCTV. Sabi niya, sis, nakita mo ba yung naglinis ako? Kaya yan, tinignan ko na lang ulit sa CCTV. O ba yan, sipag naman talaga, o. Bibigyan ka na namin ng award as a TL. Ito naman yung lunch namin. Meron kami ditong kare-kare, pritong talong, at ito yung isda. Hindi ko alam kung salmon or galunggong ata yan. Pero yan na yung lunch namin. Siyempre, yung iba dyan yung niluto ni Sis Mary. Inulam mo? Ito si Sara, tinatanong ko kung ano yung inulam niya. Again? Kare-kare. Bumisita din po pala sa amin yung kapatid. Ola, kompleto na naman po kami pamilya dito. Ola, iiyak na ako. Ang mga magpipinsan, mag-aaway na naman sila mamaya. Nayem po na yan. Yung part na yun, umalis yung nanay ko kasi pupunta daw siya dun sa kambal niya at papasyal. At ito naman si Miss Kulot at yung kapatid ko lalaki, ayan, nagtatanggal siya ng buhok. Balahibo ng aso niya nang hiram pa ng scotch tape. Dito naman, tamang nood lang kami ng Netflix. Ayan, at ang mga magpipinsan, tamang kanya-kanyang
Ganap lang yan. Pinanood nga pala namin yung Milyari dito, yung kay Pirlo Pascual. Grabe yung mga kahororan. Hindi naman siya ganun nakakatakot, pero grabe talaga yung suspense. Grabe yung pagkakagawa nito Milyari. Highly recommended din to. At ito nga bandang alas 3, nagpamerienda yung aking kapatid na si Patrick. Yun yung bumisita. Day off niya daw ngayon, kaya sila nagpunta. Ang gabihan naman, ito naman yung ulam namin. Ayan, hindi ko na na-videohan. Galing lang to sa nanay ko yung video na to, kaya medyo nag-iba ata yung quality. Pero ang solid ditong pakbe, tsaka nitong isdang tambakol. So ayan, yan yung ulam namin ng gabi. Tara, kain po tayo. Ayan ang nanay ko. Ayan si Robin. Ito yung anak ko. Tamang kain lang din siya dyan. Yung iba kasi wala pa, kaya kami-kami lang muna yung kumain. And si Lovely. Oh, yung kimchi. Ayan oh. Always siyang may kimchi. Diba? Mating na din si Sis Mary Ann yan. At ako naman ito, kinagabihan, tamang hugas lang din ng mga plato at pinagkainan dito. Siyempre, kailangan din nating gumalaw-galaw. Ako na yung nag-volunteer maghugas dito para hindi na sila magtalo-talo. Tsaka nare-relax yung mga kamay ko pagka naanuhan kasi ng tubig na malamig. Hindi siya medyo na parang namamanhid-manhid after the operation. Aminin niyo mga mare, kayong magkakapatid, nagtuturo-turuan din kayo kung sinong maghuhugas ng pinggan. Lagi yan ang eksena dito sa bahay namin kung sino yung maghuhugas ng pinggan pagka wala yung nanay namin. Ako, nung maliliit pa nga kami, talagang nag-aaway-away kami kung sinong maghuhugas ng pinggan. O siya, yun lang muna mga mare. Salamat.